Yan guys. Ito na naman tayo, update natin sa ating kabukiran. Ngayon ay papatanim na tayo. So puntahan natin sila doon. At nagtatanim na sila. So yan ang ano natin, update natin dito sa ating bukirin. Kasalukuyan silang nagtatalok. Nakapagpabunot na rin ng punla nung isang araw. Ngayon ay itagtalo pa na. Kahapon pala. Kahapon nagpabunot ng punla. Kasi overnight lang yan, dapat maitanim na. Or else, yung mortality ng... Balik ang kita dyan! Yung mortality ng punla, si Josin nga pala, yung pinsan ko, doon sa kanyang talukan. Balik tayo, yung mortality ng punla ay mahina pag tumagal na nakaano, na-expose. So yan, puntahan natin itong ating talukan. Na ang ating. Ayun, sakto din ang punla natin. Ayan o, yung dating punlaan, na-prepare natin na maging talukan. Oops, sobra, ganyan pag sobra dito guys. Sobrang binhi. Ayun, pinaprepare na ni Lulo. Ayos nga naman. Yan, ito na ang susunod, nakaprepare na to. Nakatumpok-tumpok na rin ang ating mga punla. At ready to fight na yan. Inuna nila yung ating talukan. Ito kay Lululit ito eh. So yan yung area na yun. Yun ay atin. So puntahan natin si Lululit kasi pumunta daw siya sa bukid kanina, doon kila Papa. At may sinasabi siya. So puntahan natin dito para makausap din natin siya. At ganun nga. Ito na mga kabagang, ang ating update sa talukan. Punta natin si Lulo. Nagsakto din palang punla. Dito tayo sa kanyang bahay. Ayan, may video rin siya. Nag-video rin si Lulo. Maganda ang tubig. Ayos, ayos. Ah, malapit na matapos yung ating ano, talukan. Natapos na sila sa atin dun. Tunting parsila na lang. At ito naman ay kilulo na. Sakto din pala ang aming punlaan. Galing, galing, galing. Ayan si Lulo, yung naka-brown. Ay, naka-green damit pala. Naka-sando. Ito ay Pacquiao. Yung mga tao na yan ay... Bayad namin dito ay 6,000 daw. Per hectares kasi. Pero kasama na sa kanila ng pagkain tsaka tubig, merienda. So yan, ito na tayo malapit kay Lulo. Hello, sakto din ang punla natin. Ayos din talaga. Malapit na rin pala matapos dito, no? Pagkatapos niyan, dilipat naman sa'yo. Ito na lang ang kulang. Dami pa, bro. Andun, eh, magpunta nga ako galing akong bundok pa. Nagdiretso nga ako at siyempre patanim nga. Eh, mamaya, may hinihiling ka daw. Babaeng ko na lang mamaya, eh. Eh, galing pa ako manuot. Kanina? Oo, ngayon. Ay, pagkagaling ko doon, lumiko na ako ng ganyan. Hindi na ako nagpunta sa bayan. Dala ko nga lahat ng gamit ko. Oo nga daw, eh, banggit nga na yung Papa. Ay, babaeng ko na lang. Tatapos na rin pala. Kunting banas na lang. Eh, yung sinasabi nyo lo na, ano, hindi isa-isa, no? Ang tadling niya. Oo. Hybrid yun? Hybrid. Sa hybrid, isa-isa, no? Oo. Inbred. Inbred nga pala itong atin. Hindi pa nakasunod na. Anong oras pa sila nagsimula? Mag-umaga pa. Matatapos na rin sila. Ito pang hapon to. Oo. Kabila. Tapos din yan sa buong maghapon, no? Tansya niya. Ilan po sila, lo? Ilan sila? Mga taga saan po ito? Mata. Oh.
Layo ng import natin, ha. Talagang wala na, eh. Ay, dyan, kasabay natin yung kabila dyan. Eh, sa harap ni LRD dyan. Baka nagpatanim din sila. Pero ang punla nila, galing sa ibang lugar. Ay, nakaabang dun sa trailer. Ay, sabi ko, ah, balda, eh. Siguro sa iba nagpunla. Ayos nga. Sunod naman ito ay abono na. Saka mga juice. Abono tayo, no? Ano po, mag-2-1 nga tayo? Katulad dati? Ano ba ang atin nung paraan? 2-1 yun. Dalawang konsente? Dalawang garya? Ano ba yan? Parang ganun po. Parang ganun na makaraan. Basta yung gawa natin nung makaraan. Eh siguro ito wala namang ano to sakit nung katulad nung nakaraan, ano, yung binhi natin nakaraan ni recreating nga pala talaga yan. 218 no? Malapit na matapos, mga kabagang, ang ating talukan. Mga taga-Murta pala tong mga mananim natin. Ano yan? Kanya-kanyang motor. Ayos din talaga. San nila iniwan ang kanilang ano? Doon sa taas. Ay kaya nga, malayo din. Sayang pang gasolina. Tsaka yung pagod mo pa, eh. Imbis na pahinga ka na lang. At saka ibang talukan naman ang kasuhin, eh. Balikan mo pa yung kapiraso na yan. Yung sa ating upang saknan doon yung receiver. Yun. Nakapag-usap na kami ni Lolo. So yan, medyo kinapos daw siya. Yun pala ang hinihiling niya. So mangihiram siya kay mama ng pera para pang upa dito sa mga mananalok. So yan, malapit na matapos yung ating ano, talukan. Parang kung poporsyentuhin mo ay mga 1/4 na lang. Nagsimula daw sa kanila sila kaninang magang maga. So sabi ko naman kay Lolo, anong next natin dyan, lo? Nakapag-spray na rin siya ng pang kuhol. So yun ang ginamit namin kasi yun ang mahalaga. Pagkapatanim na ganyan, kuhol lang unang-unang kalaban. So nag-spray na ng pangkuhol para wala ng problema. Sinubrahan niya rin naman ng pag-spray para sure na ang kuhol ay hindi makapenetrate sa ating mga tanim. So ngayon pabalik na ako. Yan. Sabi pala nung iba nila Charles tsaka yung ka-opisina nating taga magsaysay, ang upa daw sa kanila sa Pacquiao ay 4,000 yung iba. Eh dito sa atin ay 6,000. Pero sabi nila mahal daw yung sa atin. Pero kasi yan ang umiiral na kalakaran dito sa bukid. Hindi ka pwedeng sumuway dyan kasi ikaw ang iiwanan din ng tao kung hindi mo susundin yung umiiral. Tsaka nagtanong din ako dito sa atin na yun daw talaga. Kasi kasama na daw ang merienda, balipakyaw kasama na lahat. Kasi siguro yung doon kila Charles sa Manuot tsaka dito sa may parte magsaysay ay may pakain pa. Yun ang nabanggit din sa akin kanina. Kaya okay lang rin, hindi mo isipin yung mga pagkain tsaka yung mga merienda ng mga tao na mananim. Yung kabisilyo na ang ano, mag-iisip nun. So cater niya na lahat. Kaya ganun na lang. Pero awa ng Diyos, nagandahan din ang ating mga punla ay nataniman din lahat ang ating palayan. Wala namang kumulang, hindi naman tayo nang hingi o may konting sobra. Sakto lang para sa ating pagpuhulip. Pag in case na may mga nadali ng kuhol o ano man, may nakalusot na kuhol, di, meron tayo pang hulip. Yan ang update natin dito. Si Lolo ay ito naman kanyang talukan, mamayang hapon naman titirahin ng mga ano, mga mananalok. Tapos may sobra pa tayong mga punla doon na hindi pa pinabunot ni Lolo kasi pang ano niya daw, pang hulip-hulip namin dito. Para in case na, kasi pag binunot mo yan ay talagang dapat antimano maitanim na yan. Hindi pwedeng nakabuhanghang kasi mamamatay ang punla o matutuyo. Yan. So yan ang munang update natin dito.
mga kabagang. So sunod, abono-abono naman. Medyo malalaki na ang ating mga tanim-tanim nun. So yan, yan muna ang ating update.